Hi guys! Welcome back to my channel. So para sa video natin ngayon, we'll be having my Singapore slash Malaysia haul. Dapat hindi ko na siya i-film kasi feeling ko makikita nyo rin naman. But I did an IG story just to make sure kung gusto nyo ba o hindi. And then you answered yes. So here's the video. So kung gusto nyo makita kung ano yung mga napamili ko, please keep on watching. I think yung last two hauls ko nung umalis ako ng bansa, hindi ko na rin naipakita kasi parang medyo nawalan ako ng gana mag-film doon ng haul. Hindi ko alam kung gusto nyo pa rin ba, pero ayun, ang dami nag-request doon sa aking vlog. So sabi nila haul video, so ito na nga siya. To be honest, ang nabili ko lang sa Malaysia ay, sa Malaysia nga ba ito? Hindi pa nga ito sa Malaysia. Ay, yung workout clothes ko na nagamit ko na dahil yung mga workout clothes na yun, mahilig ako mag-workout clothes kahit hindi ako nag-workout, ay ginamit ko sa Singapore. Dahil yung Malaysia lang talaga yung planado, yung damit ko hanggang doon lang. Sa Singapore, wala akong bra, kahit even panty guys, wala talaga. So, nagamit ko lahat yun. Hindi ko na siya masasama sa haul na to. But, binili namin siya sa Genting Highlands Premium Island Outlet. Premium Highland Outlets? Genting Highlands Premium Outlets. Ayan, doon namin siya binili. Sobrang laki ng mga sales, design. Hindi yung design ng brands pa yun. Basta mga brands na mahal din na brands. May Michael Kors, may Coach, tapos mayroong Lacoste, may Superdry, may Polo, iba-iba. Adidas, Nike, dun ako mas interested sa mga yun. So, kung pumunta kami, workout clothes, madalas ako pagka tipong pang araw-araw lang nalalabas. Gusto ko yung comfortable, kaya naka-workout clothes, kaya hindi naman ako mag-workout. But anyway, bumawi ako pagdating sa Singapore. Ito na talaga sa Singapore. Ang pinakauna ko nabili sa Singapore ay mga damit sa H&M na hindi ko na rin papakita dahil nilalaban sila ngayon. Yun yung mga sinuot ko din bukod dun pa sa mga workout clothes na nabili ko sa Thailand, sa Malaysia. Ang gulo ko. Pero itong pinakauna na kita naman si Rana. From Sephora, ito yung bukod dun sa damit from H&M, susunod kong binili. And iba-iba to. Wait lang, nasa mabay mga laman ito. Nagamit ko na, halatang nagamit na. Pinakauna ay Olaplex No. 5 Bond Maintenance Conditioner. Walang kulay ang buko or anything. It's just that sabi nila sobrang ganda daw dito to repair damage for the hair and kailangan konting-konti. Ginagamit to doon ng mga nagbe-bleach ng hair kasi kailangan patatagin muna bago yung isang susunod na bleaching session. But yan, binili ko siya. Masusubukan natin to. And titipirin ko kasi may kamahalan tong Olaplex na to. Kasabihan na kasi talaga to sa salon na sobrang ganda. Next ay dalawang skincare. I've been researching sa skincare. Bumili ako ng La Mer kahit talagang sobrang disappointed ako kasi siguro hindi lang talaga nag-work sa akin. Not for my skin type. Feeling ko normal lang siya or dry skin. Pero pag oily ka, nothing for us in La Mer. Pero ayun, baka sakali din ako dito sa Evlom. I've been hearing so much about this UK brand. Pero hindi pa ako nakaka-try kahit isa. And ayan, nakalabas na siya. Wait lang, parang tatlo pala binili ko doon. Ayan, may isa pa. Itong serum, this is the Evlom Advanced Brightening Serum. Ayan siya. Meron siyang kasama na pump. Hindi naman siya malagkit, kaya okay siya sa akin. And then we have this Evlom Brightening Cream. Nasa labas na sila kasi nagamit ko ni. Pero hindi ko pa natanggal yung plastic kasi pag nagta-travel, kailangan mo nito para hindi pagbukas mo, nandito lahat sa takip, diba? But basically, siya ay kapartner. Ang bango niya, umi-umi na spa. Kapartner nitong serum na yan, kaya ako sila kinuha. Wala naman dito itong Gel Balm Cleanser. Ito na ata yung pinaka-weird ko na na-try na cleanser. Hindi ko ba alam kung facial wash ba siya o tipong katulad nung vanilla ko na pantanggal ng makeup. Kasi nakalagay dito is Gel Balm Cleanser. So, ibig sabihin nun siguro pang wash ng face, diba? But it's not. Para lang siyang gel. Tapos pag ginanon mo, para nagiging oily na natunaw na balm. And then, ano nangyayari pagkatapos mo? Matatanggal niya yung makeup mo. Hindi siya bumubula. Pero pagka-rinse mo, wala namang malagkit na something. Basta kakaiba talaga. Nandun siya sa kabilang bahay. Kaya hindi naman ipapakita. Ayan. Tapos makeup wise naman, bumili pa rin ako ng foundation because I've been hearing then reviews about this one, si Vanish Seamless Liquid Foundation ni R. Glass. Nandito siya sa aking makeup bag kasi na-try ko na siya. Maganda yung coverage na manipis and alam nyo, nagtagal siya sa akin kasi nag-USS kami. Hindi naman ako nag-ride sa, pero sobrang init sa Universal Studios, di ba? Nagtagal naman siya, may mga pulbo-pulbo pa. Ay, huwag na natin i-attempt. Ayaw niya mag-focus. Vanish Seamless Liquid Foundation in the shade Warm Ivory. This is my, not really exact shade, mas darker ng konti pero mas gusto ko yun. Ayan. Ano ba bang nabili ko dun? Ah, ito. Marc Jacobs Accomplice Instant Blurring Beauty Powder with Brush. Ang cool ng lalagyan nito. Ang shade ko is yung lighter pero wala. So, napilitan ako dun sa susunod, which is still okay naman for me. Hindi naman siya sobrang itim-tingnan. Ang ganda
ng packaging. So, ayan siya, diba? Para makita mo yung powder, press mo dito, and then open mo. Katulad ng package ng eyeshadow. Ang laki ng mirror niya, sobrang nice. And ang pinaka nakakatawa, yung brush nandito. Pero parang nakakaanong gamitin yung brush kasi ipapasok mo dito ng madumi. Pero mukha naman pwedeng linisin. Sobrang lambot ng brush. Siguro, this one is just for touch-ups. Ayan. Kasi ibabalik mo na madumi na ganun. Anyway, magnetic siya na ganyan. Okay na. This is in the shade nga, 52 Siren. Ano siya eh, powder siya na may konting, baliktad. Powder siya na may konting flex ng shimmers. And yung shimmers, hindi mo siya sobrang makikita. Makikita mo lang siya pag super tinitigan mo. Pero kung kausap mo lang yung tao, hindi mo kita. Yun na nga ba yun? Ay, dalawang roll-on na pabango. This is Amazing Grace from Philosophy and paborito ko to sa kanila. Diba sa Korea, alam ko bumili din ako ng Philosophy na pabango. Bukod sa Jo Malone, gusto ko yung mga pabango ng Philosophy kasi very ano lang sila, very subtle, very fresh. Ayan, so may isa. And then yung isa naman, ito first time kong na-try from Philosophy, Amazing Grace na Bullet Rose na gustuhan ko din, which is nandun sa akin Dior na bag kaya hindi ko mapapakita today. Pero ganito din yung itsura niya katulad dito sa Amazing Grace. Si Amazing Grace, ito yung mas subtle kesa kay Bullet Rose. Basta ako gusto ko lang guys yung sobrang subtle. Tigil ako ng tigil kasi tinitingnan ko kung may battery pa yung ano ko, yung lapel. Mapapabili na ako ng battery kay Miko. Ano bang susunod kong ipapakita sa inyo? We're moving on doon sa ito, chinelas. This is from Fendi. Ayan siya. Yung nauna siya si Sephora, sumunod itong bilhin ko si Fendi. Pero this time, I was just really looking for yung aking gusto na Hermes na bag. Pero wala talaga akong mataunan. Tinatago talaga nila guys sa public. Hindi ka pwedeng bumili. Basta, more kwento later. Pero ayan na nga siya. Itatago ko to, gagawin ko siyang bookmark kasi parang magnetic na ganyan. And ito yung slippers. Tiningnan ko rin to sa Malaysia pero sold out siya. So sa Singapore ako nakabili. And kung tatanungin niyo ako saan mas mura, Malaysia or Singapore. Sa mga designer goods, hindi ko alam. Sa mga makeup, hindi ko alam. Pero pagdating sa pagkain, si Malaysia mas mahal na ng konti sa Pilipinas. Kaya kung mas budgeted kayo, go for Malaysia. Para siyang Singapore na may mix ng Pilipinas. Yan. Naku, may nag-iingay na naman. Sana hindi kayo maano, pero may nag-grinder ata o basta something. Ayan, from Fendi, itong slippers na to, ay naku, nandito pa sa loob. Ayan siya, tinanggal ko yung mga papel-papel. Kasi, kung tinanggal yung papel. Ano, nag-customs inspection, nakaharang siya, so iniwan ko na doon sa may trash can. So may dust bag siya na ganyan, tapos ito yung slippers. Yun naman yung maingay. Ayan, and kunin natin yung kabilang pair. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko nagagamit yung mga dust bag na to. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay yung mga iba kong ganyan. Basta ako, pag nagamit ko na, nakalabas na talaga siya, and ginagamit ko na. Kapag bumibili ako ng mga designer, talagang ginagamit ko sila. Hindi ko sila pinapan-display lang kasi sayang naman, di ba? Para makuha mo yung RO ko. But here are the slippers. Ayan. And sa likod, ano bang tsura niya? Yan lang. Ganyan lang siya. Very nice, very comfy, and ito nga lang ay medyo may kabigatan. Kaya kung hindi ka mahilig sa mabigat na slippers, baka hindi mo siya magustuhan. But very classic looking and basic. Next, ano bang next? Ay, yung ano? Wala ko masyado nabiling makeup, pero designer, yun yung mostly ko na nabili. Hindi ako bumibili dito sa atin ng mga designer bags. Maliban sa isang taon lang na ngayon na to, sobrang bihira pagka lang pumupunta sa ibang bansa doon. But here's my Chanel bag. Naalala niyo yung ano, nangat-ngat ni Cardo na Boy Bawang bag ko. Buti na lang, ano siya, they called it the Chanel Vanity Filigree bag, yung tawag doon, in medium size. Pero, buti na lang yung tags lang yung naano niya, nasira niya. Pwede ko pa siya ipa-repair, hindi yung mismong bag. So, here's the box and then unbox na natin. Kinakabahan na talaga ako sa battery. Mamaya, hindi nyo na pala ako naririnig. Dikit na lang natin siya. Dati, tinatago ko pa yung mga ribbon na ganito. Ngayon, hindi yung box na lang para for keeping, di ba? Ayan, buksan na natin. Ano siya? Magnetic flap na ganyan. And when you open, ito, pagdating dito sa atin, hindi ko pa talaga siya nabubuksan kaya naka-sticker pa siya ng husto. And sa customs inspection sa Singapore, nagtiwala na lang yung si ate. Basta sabi niya, okay, don't open, no need. Ayan, nandun na rin siya. Sabay, pagdating pala dito sa Pilipinas, wala palang laman yung box nung hindi ko na chinik pagkabili. Ayan! Ang
ganda ng kulay nito, guys, promise. Nasilip ko lang to sa... Ano ba ito nakita? Sa labas ng window nila, tapos sabi ko, ay, yun yung paborito kong ano, boy bawang bag, and here's the dust bag. Wala siya sa loob ng dust bag. And yung parang ano niya, ano pang tawag dito? Yung mga cards nandito sa loob. Sabi ko, ganda ng kulay. Hindi ko alam kung bakit dito niya nilagay at hindi doon sa dust bag. Promise, matutuwa kayo dito. Tara! Ang ganda ng kulay niya, mga sis. Ayan. Usually kasi ang mga bag ko ay black, gray, ganyan. Bihira lang ako na may kulay na bag. Pero hindi ko siya matanggihan. It's gold and light pink. Tapos, wait lang. Tanggalin ko talaga siya lahat sa tissue. Ayan. So, ito siya. Ilagay ko lang dito sa harapan yung mga locks and keys. Yung key, nandito siya sa maliit na to. And then, yung lock, ito din. May mga sticker pa siya sa lock niya. Tapos, usually naman, napupunta to sa likod pag dala-dala. And then, when you open, kamukhang-kamukha rin talaga siya nung aking boy bawang na bag na kulay itim. Sobrang gamit na gamit ko yon. Mukha siyang walang malalagay, pero pag binuksan mo, okay, may malalagay din pala dito. And then, it comes with the... Wait lang, kinabahan ako na wala yung authenticity. Ayun! It comes with the authenticity card. Meron kasi siyang, nasan nga ba yun? Makikita nyo dito, meron siyang sticker sa loob. It's the serial number ng bag. Tama ba yung magkakasabi ko dun? Tapos, kailangan nagmamatcha dito. If it siya nila, nagmamatcha dito sa authenticity card. It also comes with an extra lock. Dito ko lang siya ilalagay sa gitna. Ito, hindi ko siya tinatanggal sa loob ng bag ko. Kahit anong gawin ko sa bag ko, hindi siya tinatanggal. Para hindi na, alam mo yun, magkawalaan pa. Pero ayan, ingat na nga lang. Kaya usually, bag na binibili ko ay itim dahil hindi naman ako super duper maingat. But I try my best na kahit paano ay ingatan sila. Kasi diba, pag gagamitin mo talaga siya, pagka nagmamadali ka, ganyan, o di kaya yung kuko mo mascarach. Tapos, pag ako binubuhat ko, ganito ko siya buhatin. Yan. Nagustuhan ko pa dito, urong ko lang to. Nagustuhan ko pa. Sorry, ang gulo kasi naka-tuck-in kasi to, guys. Kaya lang, kailangan ko ilagay lapel, tinanggal ko. Ang gusto ko pa dito, maikli kasi tong kamay ko. Alam mo yung abot ko, hindi pa gumaganon ako sa ilalim ng bag ko. So, ayan. This is a Chanel Vanity Filigree Bag in this color. Tapos, caviar leather. What else? Ito, guys, nakalimutan ko siyang isama kanina. Binilan ko kasi yung pinsan ko sa Jumalo ng maliit lang naman na scent. Tapos, bumili din ako sa sarili ko kasi bago nila to. They call this the hair mist. And usually, ang pabango, hindi siya pwedeng basta-basta ispray sa hair or else nakakadry siya. So, ito, specifically meant for the hair in my favorite scent, English Pear and Freesia. Sobrang bango talaga niyan. Maglagay ako ngayon kasi may meeting ako. Tapos ko mag-film. Nakadalang video ko ngayon. Marami inform kasi ayoko na minamadali yung video ko. Mango. Sa akin, mas nagsispray ako sa buhok ko, sa damit ko. Yun. Kaysa dito sa mga pressure points na ganyan. Kasi hindi ko alam kung bakit mas mabilis mawala sa akin yung scent as compared to other people. Ako lang ba yun? Ayoko na nung box kasi ang kalat. Next, ito na, guys. Ito na talaga yung naging frustration ko noong una sa from Malaysia to Singapore na hindi ako nakabili. And turns out, dito ako nakabili sa atin. But most of the accessories nung bag, binili ko siya sa Singapore. Pero sasama ko na din yung bag dito para makita nyo na kung paano ko siya iseset up, ganyan. And, ay wait lang. Bago pala yun, unahin muna natin yung mga maliliit. First is this one. Kasi dito sa studio, tinanggal ko na yung mga halaman na wala na nga ako ng pag-asa na mabuhay ko sila. So, maglalagay ako ng couch dito. Tapos parang area where I can have yung tea. Mahilig ako sa tea. Pero yung tea na maayos, hindi yung tea na chismis. Naku, may issue na naman tayo nito. Pero ayan siya. So, binili ko to from a seller here sa atin kasama dun sa bag na binili ko. Lalagay ko na lang yung Instagram niya dito sa screen or dun sa information box. But, open natin. Actually, hindi ko pa nakikita kung anong laman nito. Nakita ko pa lang siya online, pero sis, open ka na, sis. Ayan, nagpalit na kami ng battery ni Miko sa lapel, and ito na nga yun. Tanggalin natin yung ribbon. Dahan-dahan kasi mababasagin to, baka mamaya yung aking invoice. But here's the cup and, ano bang tawag dito? Cup and saucer. Ano ba? Pero this is the H Deco Deco Deco. Basta! Collection. It's black and white kasi ang theme ko dun sa aking couch. Bumili din ako ng pillow and blanket and it will be coming here mga next week na. Kapartner din ang mga to. Pero ito siya. Yung, ayan yung itsura niya. Naku, hindi ako marunong talaga mag-describe. Lalo na yung ganito. Pero ayan. So, ikahanap na lang ako ng parang, alam niyo yung parang cart na pwedeng ilagay dito sa gilid. Tapos dun siya pwedeng ilagay. Pero alam niyo, T-Health sa aking sa pag-push ng dapat mga i-push kasi syempre, di ba, hindi naman lahat tayo ay nadadali ang mag-push. And also, it's nice for your health. Basta usually, ang iniinom ko na
matiis yung walang caffeine na tea. Meron namang nabibili na ganun. Ayan, pero ito, kailangan ko ata talaga siyang itali kasi baka mamaya eh, wala pa yung lagayan, wala na yung ilalagay, basag na siya. Kasi hindi siya pwedeng hindi ibalik kasi pag di mo binalik, baka mamaya hindi ko maalala na ito yung laman nito at pagbukas ko nabasag siya. Yung seller, binigyan niya rin ako nito kasi yan, sa kanya ko nga binili yung bag and also yung set. Dapat sa kanya ko bibilin lahat, pati yung mga pillow and blanket. Kaya nga lang kasi wala nang available na partner yung kanyang pillow. It's just the pillow itself. Pero hindi ko alam kung ano to. Is this something that you can use for pendant pero Hermes din siya? Naman tama pag buna na sa Hermes. Sabi nila kasi ang tama daw is Hermes. Hermes, ganyan yun daw yun. Pero ewan ko. Pero ito naisip ko, itatali ko na lang siya sa bag ko. Kasi yung mga bag charms ng Hermes is also detrimental dun sa bag. Pagka naglalakad ka at nagsiswish na ganyan, nakakagasgas. Pero meron siyang saddle dun sa dulo na charm. Tapos itatali ko na lang dun yan. Pero let me know if you know kung para saan ba talaga to. Pero gagamitin ko siyang pang-design sa bag. More items. Ito nga yun. Di ba nga, kala ko nung gabi na yun, bago kami lumipad sa Singapore, makakaswerte na akong dun bibili. Kasi sobrang laki ng diferensya. Pagbibili ka sa Singapore, dun sa mismo Hermes na store, at doon, at dito sa Pilipinas, mga nasa 200,000 pesos ang diferensya niya. Pero kasi, ang mangyayari kasi nun, bago nila ilabas, mabait din yung SA kasi at least, tinapat niya na ako na ganun yung kalakaran. Hindi yung parang papasok ka doon, tas yung ibang SA, alam niya mga sagot sa akin, no, no. Puro no na lang mga sis. Hindi pong willing ka naman magbayad, pero talagang hindi nila ilalabas for you because they call it like quota bag, ganyan. Pero ang sabi sa amin ng SA na mabait, feeling ko mataas na yung position niya doon, kaya pwede siya maglabas ng bag because not every SA o yung nag-a-attend sa inyo pagbibili kayo ay pwede maglabas ng Birkin, ng Kelly, or ng mga precious bags nila. Meron lang sa mga kanila na pwede maglabas. Ang sabi niya sa akin, for me to be able, si Kubion, to get the bag that I want, I have to purchase the same amount of the bag. So kung 1,000 pesos yung bag, kailangan ko mag-spend ng 1,000 pesos on other Hermes stuff like shoes, scarves, pillows, yung mga sets na ganyan. And ayoko namang gawin yun kasi mapipilitan akong bumili ng mga bagay na hindi ko naman talaga gustong bilhin para lang makuha yung bag na yun. And sabi ni Jelly, okay na kasi ganun din naman yun. Baka bumili ka rin next time. So sabi ko, sige, go. Pero nung nalaman ko yung kulay ng bag na ilalabas, parang wine red. Sabi ko, tita bag na nga siya, tas tita color pa yung pipiliin ko. Sabi ko, hindi na talaga, wag na lang. Ayoko yung mapipilitan akong bumili ng X amount na ganito para makuha yung X amount the bag na to, tapos yung makukuha pang kulay ng bag, eh, hindi pa yun yung bet na bet ko. Simple lang naman yung gusto ko. It's just either black, gray, mga neutral na hindi ko kailangang super, alam yung super ingatan yung bag. Kasi gusto ko pag bag, nagagamit ko talaga, hindi yung parang display lang siya. Don't get offended kung ikaw ay katulad ng iba na nagde-display lang ng bag. Kasi yung nanay ko ganun eh, dinidisplay lang niya. Masaya na siya. Pag naka-display na ganun, parang sa makeup ko, parang masaya na lang din ako na tinititigan sila. Pero yun, bumili ako ng organizer kahit pa wala akong bag, kahit bigo ko nung gabi na yun at alam kong hindi niya ako paglalabasan ng bag na gusto kong kulay. Bumili na ako organizer kasi alam ko sa sarili ko na pagdating ko ng Pilipinas, maghahanap talaga ako ng bag. Pero ayan, ito na naman tayo sa dilema ng pagnanantali. Sizzums. Gusto ko siyang kagatin pero naka-lipstick ako. Hey sis, kakagatin ko na lang. Kung veneers are shaking. Ayan! Kala mo ito na yung bagi, pero ayan. So when you open, you also get more tissue paper. Mahilig sila magkalat ng more tissue paper. And huwag kayo mag-alala, hindi ito yung bag. Ito yung bag organizer, but it's also from Hermes. They call this the silk bag organizer. And since ang kulay ng bag ko ay very neutral, ang pinili ko as an organizer is a very colorful one. And ayan siya. It's very unlikely me to pick this one as my bag. Pero at least yung loob, may pop of color. And meron siyang ganyan sa loob. Ayan. Kasi alam nyo guys, pag nagpapaspa daw kayo ng bag, bags pa, ibig sabihin repair, recolor, or pag may scratch, or pag may tinta ng stain ng kung ano, o tinta ng ballpen, naayos nila most of the time. But yung interior ng bag, hindi nila inaayos. So, naisip kong humanap na lang ng bag organizer, and this is also from Hermes, which is very suiting. Tama, suit. Suiting, tama ba? O, nagsusuit doon kasi ganun din yung bag. And meron siyang interior pocket dito. Ayan. And meron ding more pocket here sa harapan. Tapos may snap. Sa gilid, may pocket din. More pocket sa likuran. And then sa gilid, ito, hindi mo siya isinisinch na ganyan para maitago. Yun ang pagkaka-explain sa akin, pero ba't ka ginagawa? Ano lang to, guys? Huwag daw gaganun din. It's just something that you can use so you can lift it up from another bag to, from one bag to another bag. Pero ayan yung explanation niya ng gilid. Pero nasisinch pa rin siya, oh. Masisira nga lang daw. Muna lang daw gawin. Ilalabas ko na to kasi ilalagay ko siya sa loob ng bag. More accessories.
So, another accessories ng bag ay Twilly, Hermes Twilly. And ito, nakadikit na yung kanyang mismong ribbon. Tapos, parehos to. Kasi, syempre, dalawa yung strap ng bag. Parang ang pangit naman tingnan kung magkaiba sila or parang isa lang yung meron. But others, isa lang talaga nilalagay as accent. Ako, binili ko siya to protect the bag. Lalo na mahaba ang kuko ko. But, ayan. Pwede mo rin itong gamitin as, ano pa tawag dito? Yung iba kong Twilly, ginagamit ko for hair tie, ganyan. Ginaganyan siya. Yung iba naman as ribbon sa bag or as protection sa handle ng bag. Ilalabas ko na din since gagamitin ko. Pero dalawa siya na ganyan. Ayan. Okay. And last but not the least na accessory is scarf. And ako, ganit na gamit ko yung LV na scarf ko. Sabi ko nga, very tita na yung mga choices ko. Pero sobrang useful niya. Lalo na't mahilig ako magsando pag malamig. Oops! Nasaan na nga ba ako? Nahulog yung lapel ko. Kanina pa may issue yung lapel ko. Pero ito siya. Ayan. Open na natin. Tada! And it's something blue and pink. Yung isa kong scarf, it's brown. Pero sa tingin ko, marami pang susunod na scarf doon. Kasi sobrang useful niya. Ayan siya. Ganyan yung color ng scarf. And usually, pag ako ang nagdadala, ginaganyan ko lang talaga siya. As in yan, nakaganyan lang. Kaganyan lang siya. And silk ang kinuha ko na scarf kasi dito sa Pilipinas ay mainit. So, okay din to kasi kahit nakapang-accessorize siya na nakaganyan lang, hindi siya sobrang init sa pakiramdam. Pero pagka malamig, kahit paano, meron pa rin siyang like protection na naibibigay. Ayan, magtitiklip tuloy tayo ngayon. Hindi ko naman siya gagamitin. So, balik ko muna to sa loob. Okay. So, done with this. And then this one as well. And the last but most precious of all is my Birkin. Ang bigat nito guys, as in sobrang bigat talaga niya. So ilabas na lang natin siya dito sa box. Yung saksakan ko kasi tinatakpan ko ng paper bag. So ibalik natin itong paper bag dito kasi baka magreklamo na naman kayo. Ayan. Nakita niyo na ba yung saksakan? Tago na. Pero sobrang bigat talaga niya. Yan. This is actually not my first na Hermes. And yung mga nauna ko Hermes, it's not a Birkin. Yung nakita yung kulay brown, it's an Hermes Hack 32. Say Hack is a vintage bag. Yun yung inuna ko. So trial, ganyan, tsaka neutral color. Pero ito, wait lang. Pasensya na kung ganito na yung posisyon ko. Para mapakita ko na maayos na ganyan. Pasensya na din kung malayo yung lens kasi ito na yung vlogging lens ko. Here's the bag itself. Ayan siya. Meron siyang dust bag. Bago natin i-open, kunin ko rin yung mga ibang accessories niya. Here's the closet, yung keys, and yung lock nandito sa separate na yan. It comes with a raincoat. Ako nga wala akong raincoat, yung mahulog na naman. Wala akong raincoat, yung bag ko, merong raincoat. Tapos, yung care cards from Hermes. Pero ito, ilalagay ko na dito. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit ito yung choice of leather ko, choice of basta. Okay, here we go. Sabi ko naman na sa inyo, sabi ko, bibili ako nito, pero gusto ko yung deserve na deserve ko. And I really see it as a tita bag kasi parang yung style niya mas more classic, ganyan. Pero since papunta na rin naman tayo dun, actually nandun na tayo dahil magta-30 na ako, alam niyo na yung kulay ng bag. Very, very, very soon, ito na siya. This is, ay nakabaligtad pala. So this is the bag. Gagamitin ko siya ngayon kaya okay lang din. Ayan siya. It's very simple yet very elegant and it keeps its value. Yan ang maganda sa Hermes. Tumataas ang presyo niya, lalo na pag nagiging vintage siya. So it's... Ay, natakot naman ako sa'yo. Dahan-dahan mo pang binuksan. Kala ko minumulto na ako. Natakot ako si Jelly. Biglang lumapasok ng ano. Pero ito na sa ano. I hope you are as happy as me. Pero yan, ituturn mo yung lock dyan. Tapos itatanggal mo yung belt na ganyan. Pinili ko is dapat rose gold hardware and then black, but walang available and yung rose gold hardware na yun, sa totoo lang to be honest, is almost the same blue gold. Sobrang konting-konti lang ng difference. Wala din naman diferensya sa presyo and this one is much more classic than the rose gold one. Baka mamaya next time hindi na uso yun, so I went for the gold. Even yung kanyang foot sa baba is gold. Since gagamitin ko siya today, tanggalin na natin yung protector. Ang hini ko, B! I-open. Ang haba pa man din ng kuko ko ngayon. Tapos hindi pa to acrylic na mapurol. Clip-ons to. So, ayan siya. Ipapasok mo na ganyan. Tanggalin natin yung protector. You have to keep your protector para pag stinor mo siya, hindi nagagasgasan yung mga components niya. Pero ipapasok mo yung flap na ganito, especially hindi mo naman siya laging gusto na nakalak dahil mahirap din siyang buksan. Open ko lang yung gilid niya kasi napapalaki siya na ganyan. Meron tong paano sa likod eh. Ay, sa likod tuloy.
Meron siyang ito, stuffing sa loob. Pero I would have to order yung pillow na stuffings. Tapos isasagad ko siya dun sa pinakaloob. This is an Hermes Birkin 30. Ang size niya is 30 in the color noir or noir. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Yun. Also, ang kanyang leather is in Togo leather. Togo is one of the durable leathers of Hermes. And kinikip niya yung shape niya through decades, as in sobrang durable daw ng leather na to. Tapos ito yung hindi mabilis ma-scratch. And pag natutuluan ng water, hindi siya agad nagkakaroon ng water marks. I chose this leather para, alam niyo naman yun, magagamit na magagamit ko siya. Hindi yung tipong kailangan gagamitin ko, pero ingat na ingat. Yun yung sobrang ayoko sa mga bags. Na tipong, tama lang naman na ingatan mo kasi syempre pinaghirapan mo yung bag. Pero ayoko yung parang itatrato mo siya na sobrang baby na hindi mo na magamit. Parang baliwala kasi yung purpose niya, yung function niya. Itrato mo siya as bag. Ayan, so ito siya. And then, yung ating ganito, ilalagay ko siya dito. Unahin ko muna yung closet niya, which is the lock and keys. Nandito siya sa separate na dust bag. And igaganito mo lang siya dito sa harapan. Sana nakikita nyo. Ayan, igaganyan mo lang siya. But I don't think lagi ko siyang ilalagay dito. Ayan, dyan. Tapos, ayan na itsura niya. I'm going to put yung organizer sa loob. This is actually for Birkin 25, pero kasya din naman siya dito sa 30. Kasi dapat 25 yung bibiling ko. Noong nakita ko yung size ng 25, I mean, nag-try ako na i-ano siya. Sobrang masyadong maliit for my liking. Parang pang ano lang siya. Yung ganyan mo lang siya bubuhatin. Gusto ko kasi pag may bag, yung pag may bag ka, may mailalaman ka kahit paano, kahit malayin cellphone and all. At saka yung naiga ganyan o naiga ganun. Kasi siya si 25 as in ganyan lang kasi hindi ka kasya yung arms mo. Sobrang hirap kasi the bag itself is already heavy. So, ayaw mo siyang punuin. Pero at least, gusto mo naman may laman. So, ito na siya. Ngayon, ilalagay natin yung twilly dito. Wait lang. I'll be back. I-off ko muna to kasi baka matagalan ako maglagay. Naitali ko na yung nasa harapan. Pero yung technique na nakita ko online when tying this one, ganito mo siya sa gitna. Ayan. Tapos, kahit naman hindi Birkin, ganito rin ang ginagawa. As in, kung gusto mong protektahan yung ano ng bag mo, yung handles ng bag mo. Hanap ka lang ng ganito na parang fabric. Ang dami nagtitinda online. Hindi lang Hermes ang meron. Pero ayan siya. And then, pagdating sa dulo na ganyan, isang ikot na ganyan. And ipapasok ko, sorry, baka masira yung bag. Ipapasok ko na lang dito sa loob. Para magkaroon siya ng parang maliit na sobra doon sa dulo. Ayan, parang magkakaroon lang siya ng maliit na knot na ganyan. Hindi nga ganun kapulido yung pagkakatali ko. But anyway, you get the idea. Yan. And of course, the other side. Oo nga naman, di ba yung logic, para nakagitna na talaga siya. Kaya nakaisip na na. Kasi usually yung problema dito, baka mag-alangan, masyadong maikli, o masyadong mahaba. But I chose this color para magkaroon naman ng pop of color. Kasi syempre, di ba nakita niyo yung bag, sobrang black na black lang talaga siya. And I tended to get the black para wala masyadong, hindi masyadong kailangan parang binibaby. Pero ang ganda talaga ng white. Parang ganda ng white na Kelly. Ay! Si Sulis Dili muna, ipon-ipon din pag may time. Ayan, hindi siya super duper pantay, but at least, ayan, protected. Ito siya sa likuran, so kahit mahabayin ko kumo. And ayan siya sa harapan. Pasensya na yung tuck-in ko. Ayan siya. So gagamitin ko na siya. Tatanggalin ko na yung pinaka-plastic nito dito. Anyway, ito na yung end ng aking video. I think I have already shown you everything sa haul. Mas konti siya as compared to others, but ngayon parang mas alam na natututo kang pumili na ito yung gusto mo, ito yung ganyan mo. Hindi yung parang kung ano-ano, di ba, na ang dami mong i-haul, pero hindi mo talaga siya super duper, ano ba, hindi mo siya super duper pala gusto at the end of the day. But that is it. I hope you enjoyed. Again, this is a requested video. Maraming salamat sa panonood and I hope you guys enjoyed. See you sa aking susunod na video. Bye-bye!